Lagay ko na ito, guys. Ayan. May sabaw siya, guys, oh. So, okay lang. Kasi, para hindi dry ang ating pancit. Wow, ang sarap niya na, guys. Ayan. Pwede nang kumain. Oh, overcook ang ating pancit at ang ating gulay. So, mga 2 minutes, guys, pwede na tayong kumain ng ating pancit. Wow. Gagawa tayo, guys, ng pancit. So, ayan. Ginisa ko muna yung ating manok. Ayan. Lukuin na natin yung konti. Ayan. Ngayon, ilalagay na natin ang ating bawang. Susunod na rin natin ang ating sibuyas. Lutuin lang natin ang konting minuto. Ayan. Ayaan lang natin, guys. Ngayon, maglalagay ako ng paminta. Ayan. And then, maglalagay din ako ng suyo. Igisa natin o i-adobo muna natin, guys. Naglalagay ko ng kunting tubig, guys. Ngayon, nilalagay ko ang ating gulay. Ayan. Sinama ko na, guys, yung baguio beans kasi medyo matanda na. Ayan. Lutuin natin ng mga 1 minuto. So, ayan. Meron din ako ditong cauliflower. Dahil mahilig tayo sa gulay, guys, at malapit nang masira ang ating cauliflower, ilagay na rin natin sa ating pancit para hindi masayang. Ayan. Ayan. Kumukulo-kulo na ang ating gulay para sa pancit. Ngayon, maglalagay ako, guys, ng oyster sauce. Ayan. Hindi lang naman, guys. Pampadagdag lasa. Pampalasa. Ayan. Lutuin natin ng mga 1 to 2 minutes and then hanguin natin ang gulay at ang ating manok. So ngayon, guys, hinihinaan ko muna ang ating apoy at ating isi-separate ang ating gulay at manok. So ayan na, guys, na-separate na natin ang ating gulay. Ngayon, magdadagdag tayo ng tubig. Ayan, maglalagay tayo ng tubig. And then, pakuloy na natin yung tubig, guys. Ayan. Antayin natin kumulo. Nilagay ako ng chicken cubes. And then, ito, guys. Ang padagdag ng lasa. Ayan. Pakulo. Guys, ayan na. Kumukulo na ang ating tubig. Ngayon, nilalagay na natin ang ating pansit. Ayan. Ayan, guys. And then, haluin lang natin. Matutuyo din yan, guys. Ayan. Hintayin muna natin siyang kumulo-kulo ng konti. Ayan. Ayan na, guys, ang ating pancit. Ngayon, hilaw pa naman yan, guys. Nalagay na natin ang ating repolyo. Kasi yung ating gulay is luto na siya, guys. So, ito na lang muna ang ating lutuin para pantay sila mamaya. Para hindi overcook silang lahat. Ayan. So, lutuin natin ng konti itong ating pancit at saka repolyo. Saka natin ilagay, guys, ang ating niluto kanina na
manok at saka gulay. So, hintayin natin kumulo kasi hindi pa siya kumukulo. Ayun guys, hininaan ko lang yung apoy niya guys. May tubig pa naman yan sa ilalim. Ayan. Maluluto pa naman yung ating gulay. Pero hindi naman natin i-overcook yan guys. Kasi pangit yung overcook sa ano, yung cabbage. Ayan, maya-maya ilagay ko na rin yung ating nakasipirate na gulay-gulay at saka manok. So, ayan guys, mukhang masarap na siya. So, ayan na guys ang ating pansit. Ayan, ngayon inilagay ko na ito guys. Ayan, may sabaw siya guys oh. So, okay lang kasi para hindi dry ang ating pansit. Wow, ang sarap niya na guys. Ayan, pwede nang kumain. Oh my gosh. It's so yummy. Ayan. Tamang-tama yung pagkaano niya guys. Balance ang kanyang pagkaluto ng ating gulay. At yun naman ang maganda guys kasi ayaw natin ng overcook ang ating pansit at ang ating gulay. So mga 2 minutes guys, pwede na tayong kumain ng ating pansit. Wow! Ayan. Ating pansit gisado ala Inday Ruby. Masarap niya oh. Oh my gosh. By the way guys, nagdagdag ako ng mga 2 tablespoon na sweet soy sauce. Pero hindi yan guys matamis. Promise, masarap siya. Ayan na guys, ang ating pansit. Ang sarap po. So ngayon, inilipat na natin sa ating plato ang ating pansit. Ayan, dahil malikot ang aking kamay. Mainit-init pa yan, guys. Ayan, happy Halloween, everyone! Pansit para sa undas. Ayan na, guys. Kainan na!